Afternoon sa lahat ng mga kapamilya viewers natin. Welcome sa isa na namang hindi makabog-kabog na hotspot LIVE live na live. Kasama niyo nga po ang nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jaiho. Ayan na. Narinig yung sarili ko, may nakamonitor ata. Baka pwedeng pamute po muna. Anybody home? Calling the attention. Calling the attention. Size 89. Ayan, pamute lang po muna tayo yung ina pong mga nasa Zoom meeting natin, Bekene, ma'am. Hello? Ayan, oo, diba? Hindi sa akin yun, mami. Ayan. Mm-mm, diba? Oh, ayan, nawala na in fairness, diba? So ayan, welcome po sa inyong lahat mga kapamilya. And for today, nako grabe, pinagandaan ko talaga ang araw na ito dahil alam nyo naman na halos lahat ng mga BL series na napapanood natin sa online world, eh agad-agad exclusive, nakakakwentuhan, nakakachikahan natin ng pangmalakasan dito sa atin sa Hotspot LIVE. Wala kang ibang gagawin kung hindi, i-share po ang live video natin sa inyong mga friends. Itag nyo po yung mga pangalan ng mga friends ninyo na mahilig sa BL para naman makapanood din sila. Mukha po naman nun. May dumungaw, may sumilip. Oo, pero eto na, kapamilya, huwag na nating patagalin. I-welcome po natin ang in-between stars kasama natin for today. Unahin na natin, Mix Villasis, Genesis Redito, at Sherry Kim Santan, and of course, Lance Carr. Hi! Hindi, okay lang, Lance. Alam ko naman na hindi mo kaya ng ano, matagal na hindi ako makita. Oo naman, syempre. Namiss na miss kita eh. Totoo, namiss na kita ng bongga. Pero ayan na, kasama na natin ang mga nagagwapuhan at talaga nga naman, tinututukan, inaabangan natin sa in-between. Unahin natin, Migs, bumati ka muna sa lahat ng mga kapamilya viewers natin. Ayun, hello mga kapamilya. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta niyo sa aming mga taga-in-between. Sa aming mga in-between boys, mahal namin kayo. Kita-kits soon. Yes, antari ng kita-kits. Pag nakita tayo ha, huwag kalimutan ng ano, social distancing. Oo. Hindi, pagdating sa atin, Jaiho, walang social distancing. Siyempre, oh, thank you, Mick. Susunod, welcome naman natin, Genesis Redido. Yun guys, magandang tanghali o hapon sa inyong lahat, sa mga nanonood ngayon. Stay tuned lang dahil ngayon mag-e-enjoy lang tayo, kwentuhan, tawanan lang, kaya kayo maalis. Yes, perfect. Uy, naku, marami akong gustong itanong sa'yo, Genesis, kasi tama ba ako, isa kang sikat na volleyball player? Volleyball player lang, wala naman sikat. Wow, antaray. Oh, hindi kasi alam ko sikat ka kasi nakikita ko yung mga fans mo sa Instagram. Talaga naman, kapag ka nasa court ka na talaga, in fairness, maraming umu-order. Order in the court. Chika lang. Oo, diba? Thank you, Genesis. Mamaya more of Genesis dito sa episode natin. Susunod, we have the Hottie Chinito. Hunky. Wow. Yes. Oh, tara, gano'n. Gano'n yung Hottie Chinito. Totoo. We have Kim Santan. Ayun guys, hi kapamilya. Welcome po ngayon. So, kwentuhan lang tayo ngayong araw, kulitan lang, and sana huwag kayong umalis. And syempre, salamat sa lahat na sumusuporta sa amin sa in-between. Mahal namin kayong lahat. Yun. Ayan. Thank you, Kimson. Marami na ako mga gustong itanong sa'yo. Oo, unang-una, gusto ko nang itanong agad-agad. Oo, asan ka ba ngayon? Kasi parang ang ganda ng background mo dyan, ha? Parang hindi mauuri talaga naman. Hindi mauuri, nasa bahay lang, sa sala. Ay, antaray. Ang ganda ng bahay at ang ganda ng sala. Parang ang taas-taas ng ceiling, iba din, di ba? Baka magkaiyakan ba tayo dito, Chay? And of course, eto naman, kasama rin natin si Lance Carr. Hello po mga kapamilya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Enjoy lang po tayo ngayon. Chill lang.
Ayan, nakilala at nakabati na sila sa mga kapamilya viewers natin. Pero bago tayo magpatuloy sa ating tsikahan, kasama nga natin ulit ang BL Series stars ng Inbetween. Pwedeng-pwede po kayong magpadala ng mga stars dahil mamaya sasabak sila sa Jojowain o Totropahin Challenge with a twist. Ayan, taray! Diba? O, pero unang tanong, gusto kong malaman, Migs, Lance, Genesis and Kimson, maganda ba ako? Charing! Aba, sobra! Oo oh, naman, di naman tinanong. Hindi mo nga po sinaganda. Alam mo, ikaw yung maganda sa umaga talaga. Ayan. Yung pag-hising pa lang maganda na, tapos matulog maganda pa rin. Ganun. Oo, di ba? Parang... ibang klase yung kagandahan. Parang... kahit umuulan, maaraw, ganun. Wow. Ibang klase yung pag-fresh. Kinakabahan ako sa ano, sa umuulan pero maaraw. Yung parang gabi na pero amoy araw pa. Charing lang. Hindi, eto na. Siyempre, unahin ko bago natin na patuloy na pag-usapan at pagkwentuhan yung series ninyo na Inbetween. This is the first time that I will be doing an interview with Migs. I want to know, Migs, paano ka nag-start sa business? Ano ang pinagkakabalahan mo muna? And ikwento mo sa amin yung journey mo before kang mapasama dito sa Inbetween. Sige, iskip na natin yung pagiging stuntman ko lang, sabag mo nabanggitin yun. Ah, taray. Dati po kasi, basketball player din po ako. From high school sa Letran po ako nag-basketball. Tapos, pagka-graduate ko, college, sa Trinity na po ako. Trinity ko na pinagpatuloy yung basketball ko. Pero sa Europe? Na, doon. Land of the Guapos and Nabagandas. Uy, wow. Pero after nun, third year college, naisipan ko na itigil ko na yung basketball kasi parang di naman para sa akin. Kaya trinay ko na lang mag-showbiz. Ayun, kahit pa paano. Ito, may nagbukas ng pinto para sa akin, itong Inbetween niya. Kaya malaking pasalamat ko talaga sa Inbetween. Ang bongga. At least, diba, unti-unti, diba, eh, nakikilala at nagkakapangalan ka sa industriyang ito. Yes. Dami kong friends na mga, ano, na mga players sa Trinity. Ay, iba? Maglabas nga tayo ng pangalan dyan, baka kilala. Yun lang, hindi ko na matandaan yung mga pangalan nila. Oh, friendly lang naman. Friendly lang si DJ. Friendly lang. Totoo, tama. Tsaka sa Letran din, kasi syempre Lyceum ako graduate eh. So magkapit-bahay lang yung Letran. Ay, oo nga. Intramuros. Correct, totoo. Dami ko nga mga friends doon, napupunta pa nga sa dorm namin ngayon nakikikain. Ay, baka isa ako doon, ha? Kaya nga tinanong ko kanina kung nag-meet na ba tayo before. Ang ganda. Ganda pala. Ay, may handaan pala sa dorm lagi nila. Ano, lagi, oo. Oh, bata pa lang talaga ako. I love festivities. Huh? Charing. Thank you, Mix. How about you, Genesis? Ayun din po, from volleyball world nga po talaga ako since first year high school, volleyball varsity na po ako, student athlete na. And then up to now na second year college na po ako sa UST, student athlete pa rin ako. Then ito nga nag-pandemic, nabigyan po ako ng opportunity na makapasok po dito sa showbiz na isa sa mga pangarap ko din po. So ngayon, thankful po sa Inbetween dahil yung tiwalang binigay nila sa akin kahit na parang ang layo po kasi ng volleyball world to ito sa showbiz, di ba? So kahit tapos wala pa akong proper workshop, tiwala po sila sa akin. So yun, very thankful po. Ayun po yung journey ko. Hindi, tsaka feeling ko pag ganyang kagagwapo, gagandang lalaki katulad yung dalawa ni Mix, di ba? Parang hindi imposible. Kumbaga parang sa mga tumitili sa inyo sa volleyball court, sa basketball court, di ba? Parang magta-transcribe din yun sa mga titili sa inyo, sa mga manunood, sa mga ginagawa niyong projects dito sa industry. Kaya ang ganda, it's a very, very good start para sa inyo. Dahil alam nyo na hit ngayon ang mga BL series, di ba? Kaya more to come para sa inyo. Kimson, ikaw. Ayun, same din kay Migs dati, simula grade 4 up until mag-college second year ako, basketball talaga. As in, basketball, then eventually may nag-open ng door which is the ano, Hado Pilipinas, di ba? Minsan bumibisita ka dun sa amin sa Hado. Oh, hindi ako bumibisita dun sa Hado, no? Ikaw lang yung binibisita ko. Ay, grabe naman pala.
Pero ayun nga, nagbukas ng pinto yung sa Hado, Pilipinas last year. Then, ayun, tuloy-tuloy na. Then, ito po, in between. Yes, ang taray. Bongga. Uy, bago ang lahat. Si Lady Lee Ruiz. Tama ba? Lady Lee Ruiz Tulio. Hashtag Gen Z's official. Hashtag Team Genesis. Nagpadala siya ng 50 stars. Maraming salamat. Oh, thank you, Lai. Thank you. Total of 100 stars yung pinadala niya. Naku, kung gusto nyo rin ma-shoutout na mga favorite in-between stars ninyo, wala kayo ibang gagawin kundi magpadala kayo ng stars kasi nababasa at nakikita ko yan. Ayan. Lance, of course, ikaw naman, you started from Pinoy Big Brother, di ba? The latest season, edition, ganyan. Oo. Yes, kaya hindi ko natatanungin kung paano ko nagsimula. Kasi nga, alam naman natin, hindi. Pero ang unang sabak ng tanong para sa'yo, Lance, gusto kong malaman, syempre, being part of a BL series, itong in-between, agad ba tinanggap mo siya? O dahil ikaw ay medyo bagets pa, nag-consult ka ba muna sa mga taong malapit sa'yo na if carry mo ba na talagang sumabak na sa mga gantong klase ng projects? Actually, tinanggap ko naman, yun nga, sa, like sa sinabi mo, DJ Jaiho, na bagets pa. Pero for me, wala naman po yan sa edad eh. For me, nasa maturity level mo yan as a person, kung paano mo i-handle itong klaseng role, kung paano ka maging professional sa ganitong role. And tinanggap ko po talaga siya dahil to show support din and to give justice to the role din po sa LGBT community, dahil ang dami ko rin pong kaibigan na parte din po dun. Kaya to show support na din po sa kanila. Ay, ang bongga. At least may ganong thinking. Same question for Genesis, for Kimson, and for Migs. Kayo ba ganon? Siyempre, you from basketball, from volleyball, and then ikaw, parang naging athlete ka din, Kimson, ganyan. Lagi kong tinatanong sa mga artistang lalaki, kapag gumaganap sila sa BL series, ano yung mga nagiging consideration nila bago tanggapin ito? Tatanggapin lang ba dahil gusto ng project, dahil bet lang talaga na magkaroon ng ganap? O may mga consideration din kayo na, teka, baka mamaya magkaroon ng judgment yung tao na, baka Becky talaga, ganito, ganyan. Let's start with you, Genesis. So, one taray, parang ano, parang thesis defense. Tara, kasi nga, ewan ko ba, pag suot ko itong coat na to talaga, parang gumagaling. Ito yung mga defense eh. De, yeah. Ayun na po, tinanggap ko po itong project na BL series ito, hindi lang po dahil may ma-project lang, para lang dahil first sabak mo sa showbiz. Hindi po ganun. Dahil una po sa lahat, gusto ko pong sabihin sa inyo na may kapatid din po akong trans na part ng LGBT. Wow. So, isa na po ito sa regalo ko sa kanya para mapakita ko din po sa kanya yung malaking, yung suporta kasi niya sa akin na binibigay every time since bata pa lang kami. So, ito na yung oras para makabawi ako sa kapatid ko. And then, sa volleyball world, alam naman po natin na mas marami, di ba, na part ng LGBT. So, I wanna help. Gusto ko po ma-open yung mata ng karamihan na there's nothing wrong po. Di ba? So yun, sana maging normal na maging, alam mo yun, open yung lahat ng tao sa mga gantong klase ng palabas in reality. Totoo. But you know, the fact that a lot of Filipinos nowadays are into BL series, diba? Slowly we're getting there, diba? They're accepting the fact that may ganong kwento, na may ganong mga nangyayari, diba? Ang bongga nun. O yun, nabanggit mo sa volleyball world, pero bukod sa marami ha, ng mga kabilang ng LGBT doon, marami din yung talaga namang mga alam kong super duper straight, kagaya ng kaibigan yeah. natin. Captain John Vic, diba? Si Baguna, si Mark Espejo, yung mga idol natin na volleyball star talaga, diba? Yes, totoo. Mm-hmm. Ayan. Oh, in fairness, bongga yun. At least, ikaw, sa kapatid mo mismo, diba? Mm-hmm. Ikaw ang nagiging representation and bosses, diba? Mm-hmm. Perfect ka dyan. Parang lalo ako na-inlove sa'yo. Na-inlove agad. Nagkuha na ng number. Please message me. Message me, sabi. Charing. Mix, wag ka nang magselos, Mix. Charing. Chika. Mix, yeah. Ikaw naman. Oo. Hindi, same with Lance and Genesis. Marami rin akong friends from LGBTQ community. Iba't narinig na rin yung mga iba't ibang stories nila. Nakakilig, nakakatawa, may nakakalungkot, nakakaawa. Kaya siguro ito na rin yung way ko para maibalik ko yung support ang binibigay nila sa akin para makatulong ako sa kanila.
Gusto ko maging normal na yung LGBT community. Gusto ko mawala ng discrimination na dito sa atin, lalo-lalo dito sa Pilipinas. Right. In fairness. Parang mga ano kayo ah, mga may advokasya, nakaka-happy, di ba? Kimson, ikaw, wag mo akong ipahiya. Galingan mo yung sagot mo dyan. Eh, siyempre, unang-una, dun sa sinabi mo, thankful sa opportunity, siyempre, di ba? Hindi naman lahat nabibigyan ng ganitong role. Then, based din sa sinabi mo, yung mata, pag gumawa ka ba ng BL, matatag ka ng ganito, ganyan, kung maisip pa namin yung mga factors na ganun. Pero, katulad na sinabi ni Lance, and for sure sa aming apat, for us, it's just, it's ano siya, role siya, trabaho siya, na kailangan mong gampanan, kwento siya, na kailangan mong ikwento. So, mm-hmm. para sa amin, gusto lang namin ipa-feel sa community, sa LGBT community na, kung ano man sila, welcome sila sa society natin. Walang hindi welcome. Kumbaga lahat tayo deserve natin maging masaya, deserve nating mahalin. So kami naman gusto lang namin sa in-between, sa buong in-between gusto lang namin maging inspirasyon sa kanila na welcome po sila sa society natin. Ayun po. Ay, taray, diba? Ang bongga niyong lahat, nakaka-proud kayo, in fairness. Hindi masyado kasi hindi na ako agad-agad nagiging emotional kasi tapos na ako sa part at sa season ng life ko na nagiging emotional at marupok ako. Tama. Di ba masaya ngayon si, ano, si DJ Jai? Masaya nga eh. Mukhang masaya yung... Masaya ako kasi kasama ko kayo ngayong hapon. Ang blooming niya talaga ngayon, no? Hindi kasi, di ba, hindi masyadong lumalabas, walang pollution, ganyan, nasa bahay lang. So, I'm sure, wala masyadong, hindi masyadong pag nagpahid ng ganyan, nagilibag. Andog yun, ta. Charing. O, eto na. Pero dahil eto nga, nabalitaan ko na pinag-uusapan nga ngayon ang inyong BL series na In Between. Para sa inyo, anong masasabi ninyo na napakarami nating mga kapamilya inaabangan ang bawat mga episodes ninyo? Lance? Wait! Before you answer, pasabog, Melvin Dioso, nagpadala ng 500 stars! Wow! Tapos naman si Melvin Dioso. Thank you, Melvin. Sa mga nanonood dyan, baka meron pang stars, oh. Totoo. Hindi, huwag kayo mag-alala. Kung wala man na magpadala, ako na lang magpadala sa inyo. Ako na lang. Talaga ba? Charles, Lance, go! Siyempre, laking pasasalamat sa mga kapamilya na inaabangan yung series po, yung In Between. Kasi alam ko po na ang dami pong nakaka-relate sa kwento namin, sa kwento ng Bung Bung Harot. Kasi may mensahe po talaga siya na it's okay. Tapos parang siyempre, tanggap na tanggap ka naman din kung part ka na din ng LGBT. Parang wala lang pinagbago. I mean, yun talaga yung goal namin eh, as a cast na ma-portray namin na parang hindi naman kailangan maging ano, 'di ba? Mahiya, hindi mo naman kailangan ikahiya yung personality mo, yung preference mo, as long as kung saan ka masaya, 'di ba? Yun lang po yung gusto naming i-portray po. Tsaka ipadala na mensahe sa mga viewers. Tsaka kung wala ka naman tinatapakan na ibang tao, 'di ba? Wala kang dapat ikahiya. Dapat stand tall and proud, 'di ba? Yes, Lance, question, dito sa pagganap mo sa in-between, you're playing the role of? Makisig po. Makisig. Si Makisig at si Lance, ano ang masasabi mong pagkakapareho nila sa isa't isa na nakarelate ka nung natanggap mo si... Ay! Hindi rin nagpakabog. Sandali, si Nat Lopez nagpadala ng 1,200 stocks. Oh, grabe! Thank you po. Thank you po. Si Oggy Jr. Beluga, Genesis Iloilo, Genesis Redido nagpadala ng 50 stars. Tapos si Lady Lee Ruiz, another 50 stars. Pasabog kayo. Thank you, guys. Another 500 stars from Melvin. Nakaka-1,000 na. Ay, tara. Grabe naman. Thank you. Uy, alam nyo, natutuwa ako sa inyo. Gusto nyo ba hanggang mamayang gabi tayo dito na chikahan? Kaya mahal na mahal namin yung mga sumusuporta sa amin. Hindi lang dahil mga stars pa na yan. Kasi every time po na may live kami, nandiyan po talaga lagi sila. Totoo. Ayan. Oo. Thank you ha sa mga nagpapadala. Si Lady, ayaw pa kabog. Sunod-sunod ang pa 50 stars niya. Talagang tiningi-tingin ni Lady. Iba din. Oo, diba? Yes, Lance, ayan. Anong pagkakapareho ni Lance kaya Makisig? Siguro po ang masasabi ko ng
the same qualities na meron kay Lance pati kay Makisig is yung sobrang maalaga po. Kahit hindi magkasama, kahit magkalayo man, parang sobrang maalaga nilang pareho. Tapos parang gusto, parang si Lance at si Makisig, gusto nila sila yung parang nag-take control sa relationship. Not in a bad way naman, pero parang gustong, you know, parang, hindi ko ma-explain eh, parang... Ikaw ang nagda-drive kapag nasa relationship ka. Yes po, yun yung parang same. At saka, yun nga, sabi ko kanina, maalaga, pati, ano yung pagiging, ano talaga, yung love talaga, parang binibigay talaga yung lahat po. Ang bongga. Alpha sa relasyon, di ba? Another yes, 500 alpha. Kaya galing kay Kuya ano, Melvin ba ulit? Ang tarin ni Kuya Melvin. Grabe lang. Genesis ang posh ng mga fans mo, ha? In fairness, di ba? Grabe. Totoo. Ayan. So, ikaw si Makisig. Oo. Si Kimso naman, you're playing the role of? Orion po, Orion. Atari, parang pangalan pa lang, talagang rawr, parang gano'n na, Orion, yes. Totoo, yan. Orion, so para sa'yo, okay. Ano naman ang masasabi mo na pagkakapareho ninyo ni Orion? Siguro for me, masasabi ko, same trait namin ni Ri is sincere kami magmahal. Kumbaga, sincere magmahal? Pag nagmahal, ano, lahat kaya ibigay. Kahit na siya na yung masaktan, basta makita lang niya masaya yung taong mahal niya, willing siyang gawin. Hindi ko kayang ganyan, no? Dapat pag sa akin, dapat parehas tayo, meet halfway. Hindi, pero diba, syempre kung mahal mo, tapos doon siya sasaya kahit di sa'yo. Basta masaya siya, diba? Yun yung magpapasaya sa'yo kasi mahal mo nga yung tao. Isang malaking charot. Charing lang. Naging bitter. Okay, pero in fairness, naniniwala naman ako na ganun kang taong magmahal. Kilala kita na you're very sincere and, diba, talagang pagmahal mo nga isang tao, talagang all out ka din dun sa kanya. And thank you kasi ganun ka. Kala ko ba bawal imo, hindi ka na emotional. Charing lang yun. Chika-chika lang. Oh, yan another. May nagpadala na naman. 500 stars ulit kay Melvin Dioso. Si Nat Lopez, 590 stars. Oh, ipasa. Wow. Thank you po. Thank you so much po. Thank you. Kung narinig nyo ha, guys, si Makisig, parang si Lance daw sa part ng pagiging alpha and ang nagda-drive ng relationship. So Lance will drive you crazy. Ay, iba? Grabe naman yun. Correct. Pwede. Si Kimson naman, ano siya, very sincere at kapag mahal niya, kahit na nasasaktan na siya, para lang maging masaya yung taong mahal niya, ipupush niya yan. Sana all. Sa'yo ang sana all. Si Genesis, you're playing the role of Otep Joseph Malaya. Mhm. Ayan, anong pagkakapareho mo kay Otep? Sige, wag na nating patatalayuin, seloso. Pero hindi ako ganoon magselos na the way na parang susungitan ko lahat ng nasa paligid ko. Siguro ako pag nagseselos ako, tahimik na lang ako doon. And then ano pa ba yung mga yung si Otep kasi very responsible siya ng tao. Sa love, kumbaga, yun nga, seryoso rin siya sa love, kumbaga parang ayaw niya ng laro, ayaw niya ng, basta yun, seryoso siya, responsible siya, ayun yung pinagkapareho namin, and then, seloso. Ang bongga, no, totoo yan, naniniwala ako na may ilan talaga na nag-i-enjoy sa mga bagay-bagay na parang playtime lang, laro-laro lang. Pero, di ba, sana maging sensitive din sila na may mga iba na hindi lagi nakikipaglaro. Yeah. Di ba, na yung iba ay nagmarunong ding magseryoso, parang ikaw at si Ote. Kasi, alam mo, pangit kasi parang nagpumasok ka sa isang relasyon tapos parang ganun lang din pala yung thinking mo na parang playtime lang, di ba? Totoo. Parang hindi ka na-aware minsan na nakakasakit ka na ng damdamin. Dahil sa'yo nga, laro lang yun. Pero yung isa pala, good intention, seryoso. Kaya dapat, hindi mawala yung maayos na communication, di ba? Sasagot mong yan, feeling ko natuwa si Jennifer Ira Soriente dahil sabi niya, we love you Genesis Redido, hashtag Genesis fam. Nagpadala lang naman siya ng 1,200 stars. Ay, ang social.
Thank you iba po. Thank you, Tita Jen. Si Migs naman. Uy, ang gaganda ng sagot nila. Oo, ikaw Migs. Anong character ang ginagampanan sa in-between? Ako si Taurus Noble. Taurus Noble. At ano ang masasabi mo na pagkakapareho ninyo ng character mo? Parehas kami siguro. Parehas kami kayang isacrifice ang lahat para sa love. Handang magpakatanga, handang masaktan para sa pag-ibig. Ayun. Totoo. Ang ginigil ko ba ng video? Oo. Kaya mo? Ano? Hindi ako, hindi kita gagawing tanga kasi correct. Kapag ako ay nagmahal, ibibigay ang lahat. Lahat sa kanta. Kapag ako ay nagmahal. Ikaw lang, wait, wala nang iba pa. Totoo, hindi totoo. Ganun ka, yung kahit na martyr type of guy, ganun. Totoo ba? Totoo ba kayo? Totoo ba kayo? Kayo mga boys na nasa harap ko? Bakit parang dahil nasa interview kayo? Ay, hindi, ganun talaga kami. Kami sa Boom Harot, totoo lang kami. Sa totoo lang tayo. Sa totoo lang kami lagi. O, oh, sige. Kapag sinabi ba namin, mahal ka namin, mahal ka namin. Mahal ka namin. Ganun yung... Mahal ka namin. Mahal ka namin. Numipis, kumipot. Oo. O, dahil nandun naman tayo sa konteksto ng kaya mong magpakatanga para sa taong mahal mo, lahat gagawin mo, diba? Ikaw ba sa totoong buhay, Migs, na experience mo na nalokohin ka at hinayaan mo lang, pinatawad mo pa rin? Aba, ito DJ, kikwento ko sa'yo. Kwento ko talaga, baka magkaiyakan tayo. Magkaiyakan tayo, kuha tayo tissue. Ito na, may tissue na. Hindi, kasi ganito yun. Nung high school ako, home study kasi ako noon. Yung mga athlete, naka-home study. Kaya so, papasok lang kami every Wednesday, Thursday. Eh, may dumating na girl. So, home study rin siya. Eh, crush ko agad. Ayun, basta... Eh, skip na natin. Basta pagdating doon, nung okay na kami, after mga ilang weeks, nakita ko nag-post siya sa Twitter niya ng ano, may katabi siyang ibang guy, tapos nakahalik sa kanya. Bichinat ko siya, ano yun? Tapos yung reply niya lang sa akin, sorry, aba. Nagigigil ako, Jay. Ako nagsabi siya, ba't mo pa pinakwento sa akin? Hindi kasi syempre, diba? Eh baka naman kasi wala kayong label noon time na yun. Parang na-meet mo lang dun sa homeschool nyo. Tapos nag-selos ka na agad sa iba. Bakit kayo ba? Mag-jowa ba kayo? Ooh. May label nga ba kayo? Yun nga yung mali ko. Yun nga yung mali ko, bro. Di namin nalagyan ng label. So, pero ano na eh. So, nagkakaintindihan. Hindi, label na lang yung wala. As incompleto na, label lang wala. Oh, pero pag ganun, sa totoong buhay talaga, sa dami ng mga callers ko sa radyo, pagka sinabing walang label, wala kang laban. Kasi pwede kanyang sabihan na parang, bakit? Eh, friends lang naman kita. Friends, kung ikaw, iba na yung nararamdaman mo, hindi mo ako tinanong kung ganun din ba yung nararamdaman ko. Diba? Tawag. Hindi, kasalanan ko rin. Kaya dapat, Migs, lagi mong tatandaan, always check the label muna. May label ngayon. Ay, baka assuming lang talaga ako nun, no? Sakit. Hindi, okay lang naman mag-assume, pero don't, diba, don't hesitate to ask. Kasi sometimes, diba, if we don't know the answer, laging merong question mark sa utak natin. Hindi tayo makatulog, kilikilig man tayo, or kung ano man. Pero hindi natin alam kung ano ba talaga yung meron sa ating dalawa, diba? Agree. Ginagalingan dahil ko kay Migs para at least makasabi niya, fairness, gusto ko siya pag may problema ako, tawagan ko siya. Pero guys, alam nyo, masasabi ko talagang masarap magmahal si Jai. Bakit? Ramdam mo eh, sa boses pa lang ramdam mo na yung sarap niya magmahal eh. Sweet, no? Sweet yung boses mo. Sweet? Talaga? At saka, ang dami nyo rin matutunan kay DJ Jaiho, if ever. Wow. Paano yung untweet? Parang ang daming hugot, no? Ang daming hugot. Napaka-mature nyo na sa relationship, no? Hindi hugot ang tawag doon.
Ay, grabe, hindi hugot ang tawag doon. Ang tawag doon, experience, di ba? Kapag napagdaanan mo yung mga ganong bagay, hindi pwedeng lalagpasan mo lang nang wala kang natutunan. Tutubo. Dapat tama, sa lahat tama. Ng mga eksena, meron kang natututunan para sa mga susunod, masasabi mo na, ah, na-experience ko na to, so hindi ito ang tamang dapat na gawin. Ganon. Tama. Ikaw, Genesis. Oh, thank you, Mix, for sharing your story. Ha? I appreciate it. And thank you rin, Jay, sa ano, sa payo mo. Naniniwala ako doon. Kaya sa ating lahat, ha, lagyan natin ang label yan. Ha? Totoo. Genesis, ikaw naman, yes. Oo. Nasubukan mo na rin ba na gano'n, na minsan sa buhay, maloko, mapaglaruan, diba? Oy, another 1,200 stars from Jennifer Ira Soriente. Kapag ikaw yung tinatanong, no? Kapag ikaw yung sasagot, grabe. May pasabog. Iba ka. Thank you, Tita Jen. Go. Ako naman, naranasan ko na yun. Siguro nung second year high school ako, yung first ko, ayun, nasira kasi yung career ko, yung pangarap ko makapag-aral sa magandang university school din sa varsity, pag-varsity ko. So yun, binigay ko lahat, I mean, oras, attention, love, kasing lahat, buong ako binigay ko. So, nung time na yun, hindi ko kaya mawala yung taong first ko. Ayan. So, nag-drop ako nung high school ako. Nawala ako sa varsity. And then, sira lahat. So, yun. Ayun. Ang taray. Diba? Oo, maraming nakakaranas ng ganyan. I'm sure maraming hashtag relate sa lahat ng mga nakatutok sa atin na, diba, it's a matter of yung taong gusto mo, yung mahal mo, o yung mga pangarap mo sa buhay. Pero syempre, dahil mga bagets pa tayo nung mga time na yon, madaling sabihin na kaya kong i-give up yung pangarap ko and I'm willing to sacrifice para sa'yo. Pero pagka dumating ka na sa maturity, marirealize mo at masasabi mo sa sarili mo na, teka nga, bakit ko nga ba nagawa yun? Bakit nga ba mas pinili ko siya, eh hindi naman niya ako pinahalagahan. Diyan pumapasok ang hashtag self-love. Diba? Yes. Galing talaga. Galing talaga nun, Jai. Totoo lang naman yung sinasabi ko. Mahalaga naman po din yung natuto tayo siya. Totoo. At saka, diba, for you to be able to find yung totoong magmamahal sa'yo, it's okay na maramdaman mo yung pain. Para kapag sa oras na yung pain na yan ay humupa na, darating ang time, sasabihin mo talaga ng bonggang-bongga na I've waited for the right person para sa akin. Yes. Tama. Diba? Lance, ikaw, lang taong ka na ngayon? 19 po. 19? Nagkajawa ka na, for sure. Opo, isang official pa lang. Ay, so yung iba ano, parang dami account lang, gano'n? Di naman, siguro let's say dating, siguro gano'n. dating, harot-harot. Gano'n lang. Oo, ano nangyari? Nasaktan ka din o ikaw ang nanakit? May mga times din na nasaktan ako. Ano bang kwentong gusto yung ano? Hindi, ikaw. Kasi ang kwento ni Mix saka ni Genesis, yung mga times na na-experience nilang ma-broken hearted, diba? Sige. Sa ganun context na lang din tayo. Ako naman dati, may one time na, ano din ako noon eh, grade 12. Tapos, parang ginhost ako nung, ano, kadate ko. As in, mga 1 month na kami nag-usap, tuloy-tuloy naman. Tapos next week, pagka next week noon, all week after niya akong ginhost. Parang nagkita kami sa isang party, tapos may holding hand sa ibang lalaki, ganun. Parang, I feel you, bro. Pinagtagpo, pero di tinadhana. Tama. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Imagine, no, guys, alam nyo, the reason why I am asking this question sa mga kaharap nating mga boys, kasi, diba, we already watch yung series nila na In Between, and we're waiting for the upcoming episodes pa, ganyan. Pero, diba, ang gagwapo nila, mga athletes sila, mga artista sila, ganyan. Pero, kagaya nating lahat na mga nakatutok at nanonood, na i-experience din nila ang masaktan pagdating sa konteksto ng pag-ibig. 'Di ba? Kasi aminin niyo, 'di ba, minsan kapag gwapo, naku, kaya yan, madali lang yan, mabilis na makakahanap ng jowa yan. 'Di ba? Na ganoon ang nagiging thinking. Pero aminin naman natin, kagaya sa mga kwento niyo, pinagdadaanan din talaga. How about you, Kimson? O, magkaiyakan tayo dito niyan. Na joke lang. Charot. Ikaw lang 'yung nagpapaiyak, Kimson eh.
Medyo lang ako naman. Never ko naman na-experience yung gusto ano. Gusto mo yung oo nga yung sagot ko? Nung na-ghost or naiiwan ganun, parang never ano nun siya, na-experience talaga. Kasi yun, isa pa lang naman yung naging girlfriend ko. And yung reason bakit mawala yun, it's because di lang talaga siya nag-work. So wala namang issue na naiwan or na-ghost ganun. Taray. So paano? Nakaka-move on ka agad? Siyempre mahirap din. Siyempre, di ba? Ano pa rin yun eh. Pero kailangan natin mag-move forward sa buhay natin. Kasi bawal natin ilagay yung sarili natin sa ganong sitwasyon ng lalaki. Hindi tayo mag-grow as a person. And just like what you guys said, sa bawat situation na nangyayari sa buhay natin, kailangan lang natin matuto. And pagkatapos natin matuto, then move forward tayo sa buhay natin. Hindi naman hihinto yung buhay natin sa isang tao lang, di ba? Totoo. In fairness, while we're waiting for Genesis, kasi medyo naglalag ata siya kanina, napuputol yung connection niya, kaya siya nawawala. Gusto ko malaman dito sa In Between, it's a story about a friendship, a story about love, diba? Para sa'yo, Migs, what is the definition of love for you? Ayun pa rin. Sacrifice. Love para sa akin yung handa kang magpakatanga, handa kang masaktan, handa mong sacrifice lahat para sa taong mahal mo. Kimson. Masakit man siya pero G, di ba? Tama. Ayun, masakit man pero G. Siguro pag yung love sa akin, kasi pag nasa love tayo, pag may in love tayo, di natin alam kung ano yung tama mali minsan, di ba? Mm-hmm. Pero ayun nga, for me, parang pag namahal ka, kung ano yung kala mong hindi mo kaya ibigay sa isang tao na bibigay mo kasi nga mahal mo yung tao na gulat ka na lang, ay, nagawa ko pala para sa kanya, ganun. And for me, pa nagmamahal ka, basta pinaka-importante na pa nagmamahal ka, magmahal ka ng sincere at saka ng totoo. Kasi yung pagmamahal na binigay mo dun sa tao, yung mga araw or oras na kasama mo siya, diba, hindi naman natin alam kung gano'n tayo katagal sa mundo. So hanggat kaya natin ibigay yung pagmamahal na deserve ng tao, ibigay lang natin yung ganun, pagmamahal na ano, yun. Aray, ikaw talaga ang ano, no? Mr. Don Romantico. Yes, diba? Lance! Ako naman, through a quote ko na lang yan sa akin. For me kasi love comes with responsibility po. For me kasi love, hindi kasi yan, tulad nga na sinabi ni Genesis kanina na hindi siya playtime lang, hindi naman siya biro kasi grabe po ang mga effect, grabe po ang makos niya na effect sa'yo na mentally po, ang daming nababaliw sa pagmamahal, ang daming natotrauma, ang daming nasasaktan. Kaya kailangan natin maging responsible talaga at saka, yun po. Tama, di ba? Kapag nagmahal ka, dapat yung mga sinabi ni Mix, ni Kimson, tsaka ni Lance, pagkasama-samain mo yan. Dahil sa totoo lang, to cut all the story short, di ba? When it comes to pag-ibig, di ba? Wala naman talagang tama o mali. Just go with the flow and learn to embrace kung ano yung nasa harapan mo. Nobody's perfect, di ba? Lahat tayo may mga kanya-kanyang kwento. Hindi pare-parehas ang kwento ng bawat isa. Genesis, welcome back. Welcome back. Nasira po yung connection ko. Nako, text mo ko, ano kita sa connection ko na super duper bilis talaga naman. Oo, diba? Sige nga, pa-connect. Tatayo pa lang ng ano to. Sige, ako na mismo mag-i-install sa inyo, tapos kumunik ka sa Bluetooth ko. Ah, Bluetooth. Taring. Oo, yun ang tanong ko, bago ka nawala kanina, for you, what's the definition of love? Love is unconditional, I think, yung wala kang hihinging kapalit. Basta yung binigay mo lahat, wala kang pagsisisihan doon dahil sapat na sa'yo yung nakikita mo silang nakangiti, masaya. So, okay ka na doon. Love is unconditional. Bongga. You can give it to everyone. Tama, diba? Tama. Hindi lang sa taong gusto mong jowain, gusto mong maging partner, yeah. Diba? Pero sa lahat ng mga taong mahalaga at importante para sa'yo. Friends, katrabaho, family, ganyan, diba? Yes. At kapag naramdaman mo yun talaga, minsan nga, diba, may mga kwento na hindi naman kayo madalas nag-uusap, hindi nyo talaga kilalang isa't isa, pero parang may spark. Totoo yun na mapifeel mo yung spark if yung taong yun ang talagang masasabi mo na, ay, parang may iba sa kanya, may kuryente. Totoo talaga yun.
parang itong si ano, Jennifer Ira Soriente, kada ikaw ang kausap ko, laging nakukuryente, may pa 1,200 stars, di ba? Wow, iba man. Din. Thank you po. Totoo. Totoo. O eto, gusto naman nating medyo maging sexy ng very, very light. Hindi ko pinalampas lahat ng mga nakakapanayam natin sa hotspot dito sa tanong ko na ito. Ano ang pinaka-wild na nagawa mo para sa pag-ibig? Atari, natawa sila dun sa pinaka-wild. Parang nag-reminis, parang bumalik sa kanila yung mga ala-ala na, aha, ito yung ginawa kong wildest thing, ba? Diba? Pero Lance, syempre sa'yo, hindi na muna kita masyadong pipigain sa part na yan dahil you're 19, ba? Diba? Si Kimson ay, ilang taon na si Kimson? 20. Oh, pasok, yes. Mix, ikaw? Pasok yung 20. 22. 18. Oh, pasok, pasok ba yung 18? 18? Huwag mo ako nilaloko, Genesis. Oh, oh, oh. 18 lang po. Ah, tara, 18. Oh, unahin ko na, yeah. Genesis. What's the wildest thing you've done for love? Charing. Wala pa naman po. Wala pa naman po. Siguro hindi siya yung the right yung wildest thing. Wala, wala pa siguro. Kasi yun, self-love nga ako eh. Bongga, taray. Sana walang gumaya na wala pang nakagawa ng wildest thing. Migs? Ako, wildest thing siguro is yung ano, sinulot ko yung girl. May boyfriend siya. Pero dahil love na love ko siya, gusto ko siya nun. Gusto ko siya. Sinulot ko. Kaso yun nga, yung mali ko dun, same girl to. Ganun din siya nabawi sa akin. Kasi nga, karma. May kasabihan, karma. Karma, karma, chameleon. Charing. Diba? Oo, kumbaga, ako anong ginawa mo, eh, babalik din talaga sa'yo. Kaya, hindi kailanman nagtatagumpay ang mga maiitim na balak at kasamaan. Diba? Tama. Kasi kaya siya naging masama dahil nakapanakit ka ng ibang tao. Diba? Alam ka, mag-usap na tayo, Mix. Tabagan mo nga ako. Charing. Adayo yung mga panagdaanan sa pag-ibig, ha? Correct. Kimson, ikaw? Sa totoo lang talaga, sa totoo lang tayo, no? Wala talaga, wala pa. Bata pa kasi, kaya wala pa. Parang wala pa naman. Gusto ba magsalita ako? Dito? Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Kimson? Hindi ka pa magsasalita, Kimson, o may ikikwento ako? Ikwento mo na dyan. Diba magkaibigan tayo? Ay, tama, tama, tama. Tama magkaibigan tayo, Kimson. Tama, tama, tama. Walang naglagan. Medyo so, wala. Wala pa, wala pa. Wala. Kasi dati parang goal is life eh. So, kumbaga yung partner mo parang ano lang, diba? Tulungan lang. Parang wala pa naman talaga. Goal is life talaga dati. Totoo. Yes. Si Lance parang natatawa, sabi niya, yes, ligtas ako, hindi ako tinanong ni DJ Jane. Pero sa totoo lang, okay. Sa amin lahat, Lance, dapat mong tanong. Ha? Ikaw pala talaga? Loko! Ikaw pala talaga, Lance? Meron na ba? Yung totoo? Di, siyempre, ano lang naman ang masashare ko. Siguro wildest thing na ginawa ko is one time, yung kami nung ex ko is, ano, na umabsent po kami one day sa klase tapos pumunta po kami sa isang resort dito lang sa Davao po. Yun lang naman. Sabi. Tapos tinakas ko pa yung kotse na dati. Ang taray. Sana, yun lang sana. Mas ikaw pa pala yung may nagawang ano no. Talagang pack na pack. Nakakaloka. Hindi naman din ako proud sa ginawa ko yun. Pero tama. Isa rin yun sa mga, di ba, memories na di mo makakalimutan buong buhay. Kasi nag-swimming lang kayo? Nag-swimming lang. Bongga. Kami din mahilig kami. Ganun. Correct. Mahilig kami ng mga friends. Ganun, ganun lang. Moment-moment by the beach. Ganyan, di ba? Correct. Mix, parang may naiisip ka. Hindi, kasi di ko naniniwala sa mga kasama ko. Jay, kilala ko itong mga... Ay, di ba, ang sabi nyo kanina? Mix, sinamas kila. Sa totoo lang tayo, di ba? Di ba sabi nyo kayo na sa totoo lang, walang etchusan? Sa totoo lang. Yun nga, akala ko sa totoo lang eh, bakit nang etchus sa mga kasama ko? Gusto mo bitawan ko lahat? Basta sa duration ng interview na ito, hindi ako nagsinungaling. Aba, tama. Sabi ko lahat ng totoo. At na-appreciate. Tayo-tayo lang naman eh. May mga 1,000 viewers lang. Konti lang naman yun. Mga 1,000 viewers. Konti lang naman yun.
Correct. At saka talaga naman, diba, in fairness, at least napaka-generous nyo sa pag-share ng mga kaganapan ninyo. Alam mo, ang ganda ng interview natin kasi parang mas lalo kayong nakikilala ng mga nanunood nating mga kapamilya. At I'm sure after this interview, may mga mag-search ng mga social media accounts ninyo and they will also, you know, follow you, susundan na nila kayo. Kasi parang through this interview, nagkaroon silang idea na, ah, ganito pala siya pagdating sa pagmamahal. Ah, ganito pala siya, makulit pala siya. Ah, ganito pala siya, iba pala siya sa character na ginagampanan niya sa in-between. But this time around, kagaya ng pinangako po natin, mga kapamilya, maglalaro tayo with Migs Lance Kimson. Eh, ay, oh my God! May nagbags... Ah, parang yung pagkaka-oh my God ko. Parang yaman yung paano yun, paano yun? Oh my God! Diba parang ang shala-shala? Parang nakatira sa aircon, ganyan, babad sa ano, sa gatas, ganon. May nagbagsak po ng 6,200 stars. Whoa. From Kelvin of Migs Nation. O yung mga fans ninyo. Grabe talaga. Grabe naman ang Kelvin. Correct. Yung mga fans ninyo, parang ang ginawa nila, no, tinototal nila kung ilan yung napadala nung ganitong fans. Tapos, okay, ay dyan na ba ang pinakabongga nyo? O ito, itototal ko yun, ibabagsak ko yan. Sabi ng Migs Nation na si Kelvin. Yes. Grabe si Kelvin. Shoutout sa Kelvin. Thank you so much. Love you, Kelvs. Ayan. Oh, this time, eto na nga po. Oo, maglalaro tayo para naman more saya din ang mga ganap natin sa ating Hotspot Live with In Between Stars. Migs Kimson, Lance, and Genesis Jojowain o Totropahin. Oh. Sa challenge na ito, dapat yung pagkakasabi ko dapat parang minute to minute, di ba? We will play Jojowain o Totropahin Challenge. Sa challenge na ito, magpapakita lang kami ng ilang actors na bumili rin sa mga BLC movies as Starbucks, Otep, Orion, and Makisig sa series niyong In Between. Ang tanong, sila ba yung chachawain o tatrapahin? The game begins in 3, 2, 1, go! Ganda! Ganda, ganda, galing, galing! Grabe talaga. Iba talaga yung ano, basta inspired, no? Parang, grabe talaga. Maganda na, magaling pa, no? Grabe talaga. Ay, dapat, di ba? Kung tatanungin kita, Migs, namili ka, maganda o magaling? Ah! Eh, siguro si Jaiho na lang pipiliin ko kasi maganda na, magaling pa. Jack of all trades yan, eh. Toy man. Uy, si Nat Lopez daw, nagpadala ng 1-2, hindi ko daw nabanggit. Sorry naman ang bonggang-bongga. Ay, ayan, nabasa ko. Thank you, Nat Lopez. Ito thank na. You, Matt Lopez. Bilang si ano to ha, Taurus, Otep, Orion, and Makisig. O, papakita natin ang ilan sa mga BL stars din na kasabayan ninyo. Tapos, isa-isa, jojowain o totropahin. If you want to explain, you can explain. O, katuwaan lang. Let's start with our first photo. We have... Bright. Ay, si Bright, of course. Sikat na sikat. Together the series, diba? Let's start with you, Migs. Jojowain o totropahin ba ito ni Taurus? Sabi ni Taurus, totropahin daw. Ang arte ko sa Taurus. Taurus. sabi ni Tau, totropahin daw kasi halos pares lang sila ni Bright. Eh. Pares silang masungit, So hindi compatible kaya dapat yung isa masayahin ganun. Hindi sila compatible. Ayun. Genesis. Si Sarawat, 'di ba tama? Sarawat. Yes. Siguro jojowain yan kasi ano sila, magkaiba sila eh. Magkaiba sila ni Otep. Ayun. At saka sa tingin ko makakabawi si Otep pag seselosa ni Taurus Noble yan. Tama. Kasi total pareha sila ng character, di ba? Para sabihin na, ha, ganun din naman ako, bakit siya ang napusuan? In fairness. Lance, bilang si Makisig. Bilang si Makisig, feel ko si Sarawat din yung parang alpha ng sa dalawa, di ba? So parang feel ko naman, siguro tropa lang, kasi feel ko magka-clash at nang magka-clash yung dalawang yun. Mag-aaway sila. Feel ko kasi baka sa pride ba or something, si Makisig parang ma-pride eh, parang
gusto niya lagi siyang masunod. Gusto niya, kunyari, dati yung gusto niya ipakilala na si Ronin, gusto niya ipakilala si Makisig. Yung parang ganun. Oh, so far, ikaw pa lang, Genesis, ang ano ha, Jumowa. Kimson! Sa akin, siguro si Bright Tropa din. Parang masaya siya maging tropa eh. Kahit natahimik lang ganun. Parang masaya siya maging tropa. Mysterious yun. Antara. Mysterious. Ah, iba din. Oo. Oh, taray. Next photo tayo. Game Boys, tama ba? Oh, si Elijah! Hi! Lance. Elijah. Ano nga yung name niya sa ano? Sa Game Boys? Si Cairo. Oo nga, Cairo. Feel ko si Magisig, jojowaan niya yung si Elijah. Kasi parang, si Elijah yung parang, I mean, si Cairo yung parang baby-baby sa dalawa, di ba? So parang yun kasi yung type ni Magisig, yung mga medyo soft, yung medyo baby. Ah, medyo soft! Ano. Sandali lang. Ah, nagubad dyan. Medyo soft. Pag si DJ tayo talagang jojowaan ni Makisig yun. No doubt. No question. Wala nang tanong-tanong. Wala na. Mga paasa eh. Diretso na. Taray. Ayoko naman diretso na. Gusto ko naman konting may ano muna. Take it slow lang muna. Medyo pa ano lang. Dahan-dahan lang. Totoo. Ika nga ni Ma Salvador. Kimson. Ayun, ako siguro sa ano, tropa pa rin, tropa. Taray. Yun, tropa. Parang, siya para maano, para makilala din, ganun. Tropa, tropa. Muna, no? Get to know. Tropa muna. Huwag niyo jowain ka agad kasi doon siya magkakaproblema na pag ginawa mo ka agad. Tropa lang, tropa, tropa lang tayo. Genesis. Cairo, totropahin lang kasi, ayun nga, base kay Ote at Chatoros, medyo matured, ano sila eh. Yung relasyon nila. And then si Cairo parang baby boy lang, ganun. I mean, siguro mataas din naman yung ano niya. I mean, mature din naman siya mag-isip, pero hindi sila bagay ni Otep. So yun, totropahin. Mix! Siguro, jojowain ni Taurus yan. Kasi gusto ni Taurus yung mga ano eh, yung mga nakokontrol, yung kumbaga, siya yung nagkokontrol. Katulad kay Lance, alpha male, gano'n, na tigasin kasi yun si Taurus eh, gusto niya yung bubuhatin yung mga gano'n. Pabuhat ka ba, DJ Jayo? Ay, hindi. Ayoko ng tipo ng ano, pabigat. Gusto ko parang, baby-baby din ako, pero ayoko nung nagiging pabigat. Gusto ko yung, ano, cute-cute lang. Pagka meron akong partner, ang ganda, pag meron akong partner, sweet ako, makipag-usap. Parang kunyari sa phone, hello, my makeup, ganon. Ayan, ganyan yung mga gusto ni Taurus eh, mga pa-sweet, sweet, sweet, sweet lang. Ay, sige. Next question na tayo. Ay! Jaycee, ano ba? Let's start with Kimson. Si Jaycee. Si Jaycee, ano, tropa pa rin. Tropa. Kasi yun nga, for me, ano, gusto ko muna makilala yung tao. So, tropa pa rin. Gabi naman, ito naman, lahat na lang makilala. Lahat nga ito. Ayos naman. Siyempre ka ba? Parang yata si Orion eh. Pambansang tropa yun si Orion. Diba, kaya mo nga pinagselosan si Orion kasi sobrang friendly na kayo tao, diba? Minsan din may mga kaibigan din tayong di marunong makitimpla sa nangyayari. Kunyari, kaibigan sa alam eh, harot din eh. Marot si Orion. Charing. Tropa sa'yo. Oo. Ikaw, Lance. Siguro same lang kanina, jojowain, kasi medyo nakikita ko yung pagiging soft, di ba? Kaya pag pinapanood niyo Hello Strange, ang galing-galing nga ni Kuya JC Alcantara kasi na-portray niya talaga yung softness ni Miko. Tama ba, Miko? Yung name niya doon? Yes. Sa Hello Strange. Sobrang galing. Pero, at saka si Miko top siya, di ba? In fairness. Opo. Ayaw, siguro, sabi. Yeah, mag-boost ko ni Makisig. Tara, in fairness. Oo. Migs! Ayun, feel ko, ay hindi ko feel, alam ko, jojowain ni Taurus yan.
Kasi ano rin eh, si sweet alibang sweet, sweet. Ganyan mga gusto ni Taurus. Ah, taray. Genesis. Si Miko, siguro jojowain yan kasi magkakasundo sila ni Otep kasi para silang responsible at sa school, may very competitive. Tsaka medyo may pagkahawig-hawig ka ng very light, no? Ayan, no? Sa angulo mo yan, may pagkahawig-hawig ka ng very light kay Chasey. Yes. Tsaka di ba ganun yun, kapag ka magkamukha daw, ibig sabihin parang meant to be. Diba? Ay, ganun ba yun? Totoo. Ay, hindi ka naniniwala. Yes, oo. Sige, next, tingnan natin. Si Cairo, tsaka. Ano ba? Si Gabriel. Gab, si Gab. Unahin natin. Mix, ikaw. Ano, siguro, totropahin to ni Tao. Kasi, yung character ni Kokoy dyan, masyadong ano eh. Masyadong wild para out. Hindi, halos same naman sila ni Taurus. Para sila wild. So, magiging masyadong wild yung relationship nila kapag naging sila. Kimson. Ano, tropa. Hindi sanay sila sa wild eh. Napaka-friendly naman ni Orion ah. Napaka-friendly naman ito. Grabe naman. Grabe naman. Ako nga ang nag-iisang beshi ng bayan eh. Pero parang mas mukha kang magiging beshi ng bayan. Kasi lahat rin opa mo. Charing. Hindi pa pwede ilabas yung mukha po ni Jaiho dyan para baka sakaling mag-jowa naman si Kimson. Baka. Hindi, pag nilabas yung mukha ni DJ Jaiho, aasawahin na dapat. Hindi, ito na. Aasawahin na. Huwag niyo yung jowa tropa. Anong size ng paa mo, Lance? Ano po? 10. 10? Sige. Yes. Size 10 po. Size. Send me na lang yung picture na bed mo at sa orderin natin yan. Sige. pinadala na lang talaga dahil sa sobrang tuwa. Oo, diba? Tropa din, Kimson, no? Genesis. Si Gab, tropa lang din siguro. Dahil parang siya ni Elijah, parang nasa high school, parang ganun yung relationship nila, diba? So, hindi yung type niya. Gusto niya parang matured, seryoso. Actually, I'm very serious sa mga bagay-bagay. Ganda. Next! Ayan, baka ako na to. Ah, hindi ako to. Hindi ka ba. Oo. Si Judah. Judah. Sa Quarantines, yes. Unahin natin si Genesis. Ito si Judah. Si Kyo. Totropahin lang din to siguro. Yun, tropa. I don't know why. Kimson. Tropa pa rin, tropa. Ah, sabog. Wala pang Genoa. Lance. Si Judah naman sa Quarantines. Kasi pinapanood ko rin yung series na yun eh. Parang feel ko totropahin dahil siguro hindi magugustuhan ni Makisig yung pagiging masyadong ma-pressure kasi si Judah sa based na nakikita ko parang ayaw ni Makisig yung siya yung nape-pressure, di ba? Kasi si Rocky pati right. si Judah talaga yung ano kay Rocky na correct. Parang lumabas ka na, out ka na dyan. Diba? Sa totoong buhay, ganun din ako. Ayoko na nape-pressure. Kahit yung mga nakapalibot sa akin, ayoko nang ganun. As much as possible, gusto ko dapat free-flowing lang, spontaneous. Kasi pag nape-pressure na, nabibigatan ako. Na, nasistress ako pagka ganyan. Diba kapag ka ano, so halimbawa, kung kayo tatanungin, ikaw Mix, oo. Kasi ako pag ganun, parang nasisikipan ako ganyan. Ikaw, masikip o maluwag, Mix? Ano ba yan? Wala, gusto ko lang itanong kung anong mas ikabala ka, masikip o maluwag. Gusto ko maluwag na relationship kasi naman kapag masikip, parang wala kayong tiwala sa isa't isa kung masyado kayo masikip, masyado kayo mahigpit sa isa't isa. Dapat relax lang, dapat may trust kayo sa isa't isa. Ganun. Totoo. Kimson, ikaw, masikip maluwag? Ano, siguro, ano. Totropahin.
Totoo pa yun. As Kimson na to, ah. Oo, ano tayo? Sa... ano? Hindi, ano? Kung sa masikip tayo, masikip. Mas close, mas maganda. Ah, may ganun ka pa ha, in fairness ha. Yes. Bakit mas gusto mo yung masikip para pagpasok talagang parang nagsastruggle ka, ganun. Tapos after, mapasabi ka lang, ah, sarap, kasi nilagpasan ko yung challenges, ganun. Tama, tama. Tuwang-tuwa talaga si Kimson eh, grabe talaga. Totoo. O lang si Kao, masikip ba naman? Doon ako sa in-between. Ah, tara. Pero wala yun. Doon tayo sa masikip at sa maluwag. O nga, masyado ano, pasig. Siguro mas gusto ko yung maluwag dahil naranasan ko na rin dati na yung parang sobrang higpit niyo na sa isa't isa. Parang nasakal. Ayoko yung nasasakal ako eh. Parang gusto ko yung... Alam yung may jowa ka pero parang barkada lang kayo. Gusto ko yung ganun. Ang hirap din kasi, di ba, na kapag sa lahat na lang ng kilis mo, lagi kang hinahawakan sa ulo. Nakakasakal. Diba? Yes. Oh. Jenny, sis, ikaw. Uy, ba't kayo tumandawa? Ano ba sinasabi? Si Migs eh, kasi tawang-tawa eh. Si Migs kasi tumatawa eh, tatawang. Sa ulo ba, hindi masalit. Diba, kapag kasi nasakal kayo, nakakang ka sa ulo, tapos ginagano. Leg kasi ito, hindi naman tumulo eh. Connected, diba? O tama na. O di nahawakan ka sa katawan, tapos nasakal yung leg mo, tapos namumula yung ulo mo. Huwag mo kasi piga eh. Huwag mo kasi piga eh. Soft lang diba, dapat yung touch. Eh kasi diba, kayo yung pinag-uusapan natin, kapag ka nasasakal kayo, di napupusuan ni Lance. Ayaw niya nung masyadong straight, ganun. Mm. Genesis sa'yo, masikip maluwag. So yun yung gusto ko rin sa maluwag na relasyon lang. Yung parang best friend lang kayo yan, body-body yan. Kasi, yun nga, mahirap yung nasasakal kasi sa relasyon. Kumbaga, hindi mo magagawa yung mga bagay-bagay na siyempre, enjoy nyo mood dapat kasi bata pa naman kayo. I mean, yung wag masyadong may pressure yung relasyon. Tama. Dapat smooth lang yung flow nyo. Yun. Para masaya lang kayo, enjoy nyo lang lahat. Totoo. Para walang nagkakasakit, walang nasasakal, walang namumula. Totoo. In fairness. Diba? Oo. Oh, ito, sige. Pagkatapos natin makita yung mga pictures, next, gusto ko malaman, Mix, Lance, Kimson, Genesis. Oo. Pataas o pababa? Ano ba yan? Ako, pataas ako. Ako, pataas din ako. Pataas ako. So, pag ganoon, pataas yun sa'yo. Mm. In fairness. Sa'yo, Kimson. Ay! Si Nat Lopez, 6,400 stars, another one. Pasabog. Wow, thank you, Nat Lopez. Pasabog naman si Nat. Oh, i-shoutout nyo nga nang sa Facebook. Shoutout, Nat Lopez. Nat Lopez. Shoutout sa'yo. Salamat po. We love you so much po. We love you. So, Mig, sa'yo, pataas yung sa'yo. Perfect. Lance, sa'yo, pataas o pababa? Pataas din. Ay, pataas din. Perfect. Kimson, sa'yo? Pataas. Bongga. Totropahin na. Totropahin pala ta. Hindi, ganito kasi yan. May explanation ako bakit. Ayan. Sige, siyempre lahat yung totropahin ko kasi Tauri lang yung malakas. Tauri lang malakas. Kaya tropa lahat. Ganun. Tama. Genesis, pataas, pababa? Pataas. Ay, pataas. In fairness, so lahat kayo pataas o next, pataas na balik na baluktot o pataas na tuwid? Pataas na tuwid tayo. Ayaw namin sa baluktot. Pataas na tuwid. Ayaw namin sa baluktot. Ay, tama. So lahat kayo ganyan. Ay, kamusta. Diretso. Correct. Lance, sa'yo, pataas na tuwid din. Ang bongga, kumbaga parang mas gusto nyo talagang pag in-achieve yung goal nyo, tuloy-tuloy lang, wala yes. Nang... Walang sabi. Walang pag-anong-anong, dire-diretso lang. Kumbaga, no other way than up. Bakit yung pag-anong ga? Totoo. In fairness, yes, oo. Susunod, oo. Pinapalunok, oo. Pinapalunok o pinapadura? But ba? Mali pala. Pinapalunok o pinapamuka? Pinapadura. Doon tayo sa pinapamuka para walang ano, kayaan. Tama, harapan face to face. Harapan talaga. Doon tayo sa face to face.
yes. Yeah. Pinapamukha. Na tayo sa pinapalunok. Ay, pinapalunok yung kay Genesis. Kasi, para bakit yung, yun? Yung pride kasi dapat nilunok yan. Dapat. Totoo. Hindi, tsaka totoo yan. Kapag hindi mo nagawang lunokin yung pride mo, may mga possibilities na mag, di ba, yung nagkaya ka nagiging insensitive, mm-hmm. di ba? Mix ikaw, pinapalunok o pinapamuka. Aba, ipapalunok ko rin yan. Ah, perfect. Di ba? Parehas kayo explanation ni Genesis. Oo. Siyempre, dapat lunokin mo pride mo. Huwag palaging ikaw yung nasa tama. Totoo. Matuto tayo magpakumbaba. Tama, yes. Yun talaga. Oh, last question. Ikaw ang magpapakain o ikaw ang kakain? Ay! Another! Hoy! 6,800 stars! Batiin natin ulit ang chances for the love, Melvin Josso! 6,800 stars! Thank you so much po, Kuya Melvin. We love you. Alam mo, parang sabi nila, thank you, Melvin. Enjoy na enjoy sila sa kwentuhan at sa episode natin. Tuwan-tuwa sila. So sagutin niyo daw muna, ikaw ang kakain o ikaw ang magpapakain? Let's start with Lance. Ako naman kasi, sorry. Ako kasi bilang isang tao, very generous po talaga ako. Kaya ako yung magpapakain. Ay, totoo. Kasi dati nga po, minsan ako yung, minsan ang libre sa mga classmate ko, teammate ko, baka ganun. Totoo yan. Ang bait naman, ang bait. Sana classmate ka lang din namin. Ikaw ang magpapakain. Problema, hindi tayo magka-age. Kaya nga, accelerated kasi ako eh. Kimson, magpapakain o ikaw ang kakain? Ganun din ako. Gusto ko ako yung nagpapakain. Ayoko yung ano, ako yung kinakain. Gusto ko yung nagpapakain. Ikaw ang nagpapakain, bongga. Parang masaya yung ano, masaya yung mga kumakain, di ba? Mga guest, ganyan, di ba? Kakapagod lang din talaga masaya, minsan. Masaya. Nakakahingal minsan kasi siya parang ikaw maghuhugas, ikaw maglilinis, maglalabas. Parang after mga pag ganun ka na buntong hininga na lang talaga, di ba? Mix! Ako yung magpapakain din. Share your blessings. Tama. Yun ang importante, no? Always share your blessings. Share talaga. Generous naman tayo, Migs, no? Generous. Sobra. Correct. Genesis, magpapakain ka o ikaw ang kakain? Papakain, siyempre. Ay, lahat sila nagpakain pa sa... Masarap kaya nung pinagsisilbihan ka. Wala bang handaan sa inyo? Baka pwede namang maka-arrive sa inyo at makikain sa inyo. Total, ang lalakas nyo magpakain. Kahit sabay-sabay kayo magpakain, kakayanin ko talaga. Kasi syempre, di ba, isa-isa yung parang piyesta. We mix ko, ha? Thank you, Mix. Ang sarap na busog ako. Kimson, pabunta na ako sa inyo. Ayan. Pabunta na ako sa inyo. Genesis, mas maganda sa teksto kayo. Good job, guys. Ang bonggang sarap-sarap ng mga pinakain. Noon. Ang taray. Ikaw ba, DJ Jaiho? Magpapain o ito yung kakain? Ako ang kakain. Kasi natutunan ko kasi na hindi tumanggi sa grasya kung ano man yung meron dyan. But if I have a chance, diba, I'd also like na magpakain din ang bonggang-bongga. Pero mas comfortable ako na ako yung kakain. Kasi minsan na yung pagkaano ko, kumbaga parang andyan na, ba't mo patatanggihan? So kain lang ng kain, laban lang ng laban. Kumbaga ano na yun eh, grab the opportunity na yan eh. Correct, diba? May mga times kaya na kapag ganun, nandyan na, ba't aartihan mo pa, diba? Siyempre, kung nang choosy, diba? Dapat ano na talaga, go na. Totoo, taray, diba? O, ito, pahabol daw lang. Oo, last na daw ito. Anong mas bet ninyo? Oo, mabilis o mabagal? Ako naman, mabagal. Ano, mabagal din ako. Let's take it slow. Mabagal so slow. Mas okay yung mabagal, diba? Let's take para dawang dama mo. Pag mabilis kasi. Para dawang dama mo proseso. Mabilis rin maula eh. Correct. Tama. As in, dapat, ako mas bet ko yung ano, mabagal muna, tapos biglang bibilis. Mabagal. That's what you call rhythm. Rhythm and tawag dyan. Parang mabagal na, ganyan. Tapos bibilis. Parang alam mo yun, may trail. Kaya ang sarap-sarap lagi ako sumasakay sa mga roller coaster. Kasi iba-iba yung nararamdaman ko. So, pagkatapos, di ba, parang gusto mo po ikaw pinapaikot yun?
Ayoko nang pinapaikot. Ferris wheel naman yun, Jenny. Roller coaster yung sinakyan ko. Ayoko nang Ferris wheel kasi nakakahilo. Paano ba roller coaster ride talaga yung... Correct. So, diba? Ganon din kayo. Mabilis mabagal. Boat, sabay, ganyan. Ay, ito, sabi pa, habol daw. Pakita nung trim or shave. Ay, kabo. O, tinatanong, trim or shave? Ano ba na sa isip nyo na naman? Oo, mix ikaw, trim or shave? Kung ako tatanungin talaga kung ano yung andyan eh. Pero syempre, trim, syempre. Kasi, alam mo yung, katulad dito, yung mga halaman dito sa amin, gusto ko lagi kong tinitrim to para... Para kasi kapag masyadong malago, magulo. Oo. Totoo. Tsaka pagka yung masyado nang madami, parang minsan pagpasok pa lang sa bahay, nakakayat na. Paano yun? Paano? Kasi nga may mga nakaharang. Oo. Lance! Ako naman, shave. Kasi parang, para malinis tingnan. Kasi lagi ako nagsishave dito sa yes. ko dito. Para malinis tignan, para parang baby boy pa rin ganun. Totoo, kasi pag bagong shave, di ba, parang baby-baby yung baby-baby, gano'n. Mas gusto ko yung gano'n yung itsura ko. Yes, oo. Kimson? Totropahin. 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 Bigyan mga move on, ha? Move on din tayo. Tayong mga gusto yung sana. Pag kayo inuwian ni Kimson, ha, bahala kayo dyan. Nabasa ako, bro, kampi mo ako, ha? siguro ano, dun tayo siya shave para ano, para malinis tingnan. Oh. In fairness, tama. Nakikidun ko siya nag-shave. Dito, no, sa bigote, ang hirap din pag medyo hindi maganda yung tubo. Kaya sa shave. Genesis sa'yo, trim or shave? Shave din, yun nga, para malinis, para kita mo lahat. As in, walang sagabal, walang gumagano, no. Ay, walang ganun, walang paghahawi. Oh, ba, hindi ka nagaganyan. Paano di giyayayo, paano? Oh. Ganon. Ganon. Diba? In fairness. Mm-hmm. Oh, ayan. Ang taray-taray naman talaga ng chikahan natin. How's the, ano, the hotspot experience? Uy, palakpakan muna natin ang bongga kasi game na game sila sumagot. Nag-enjoy ako sa episode natin and I believe nag-enjoy din yung mga supporters at mga fans ninyo. Mix, how's your hotspot experience? Grabe, sobrang saya. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga is yung nag-share ako ng mga past experiences ko kay DJ Jaiho tapos nabibigyan niya ako ng mga payo. Tapos grabe yung mga payo niya, sobrang talagang dinadamdam ko talaga. Thank you, DJ Jaiho. Thank you, Mix. Oo, thank you din sa Mix Nation and thank you so much for being very generous sa pag-share mo ng mga kwento. Lance, how about you? This is not your first time na ma-interview kita kasi before, bago nag-lockdown, alam ko na-interview ko pa kayo ni Naswitchy, ni Nathan. Yes po. Kamusta ang virtual interview? mas light itong second, pero syempre naman basta ikaw yung kasama, DJ Jaiho, laging ano yan, memorable, laging light, laging sarap kasama, ganun. Pero gusto ko lang din ma-highlight kanina yung message ko kung bakit kami, ba't namin tinanggap yung role na ito para sa BLQ. Yun talagang gusto kong i-point out to talaga sa mga viewers natin ngayon. Tama, yes. Kimson? Ayun na, masaya. Masaya at saka sobrang memorable kasi di naman lahat ng tao nagbibigyan ng chance. So, yun, sobrang saya at saka dami natutunan sa yung mga lessons sa buhay, sa pag-ibig. Ano. Tama. Genesis? So, yun din po sa akin na memorable to. Kumbaga, this is my first time po, di ba, na ma-interview nyo, tas kapamilya pa. So, ayun po, sobrang saya nung first experience, hindi ko ito makakalimutan na sobrang saya lang, di ba, para lang tayong magkakaibigan. Parang ang tagal na natin magkakakilala. So, yun nga po. This episode, parang gusto namin ma-inspire yung maraming tao.
In fairness, bonggang bongga yan. And ako din, it's also our pleasure na kayo ay makakwentuhan, makachikahan ngayong Thursday. Remember, Mix, Lance, Kimson, Genesis, always stay safe and stay healthy. God bless you ng bonggang bongga. May mga request lang yung mga fans ninyo na mga super padala ng mga pa-stars kanina. Pwede daw bang mag-selfie with your abs? Oh, wala. May abs ba ako? Nako, yari tayo. Para wala tayo Lance. Para wala kayo Lance. Hanapin na lang yung abs ko sa latest Instagram post ko. Kung may kung may mahanap kayo dun. Doon na lang daw. So ngayon hindi kayo prepared. hindi kayo prepared yan. Wala, si Mix lang. Si Mix wala. Taray. Mix ikaw. Ah, taray, kunyari. Para sa Mix Nation, oh. O, para sa Mix Nation, no? Isang ganun na naman, bro. Isang pa-abs naman daw dyan, sabi. Ipo-post ko na lang siya sa IG ko po. Kasi nahiyari na ako yung DJ Jaiho magpa-abs ngayon. Oh, sige. Ganito na lang. Instagram stories niya, itag niyo ako. Tapos, lagay niyo hotspot live. Oh, sige. Ganun talaga, ganun. Pwede. Pag yan hindi dumating, isang malaking etso sa... Di, dapat ikaw din, DJ Jai. Dapat pakita ka rin yun sa iyo. Kayo mga mahiyain kayo. Charing! Nagubad. Kayo mahiyain kayo. Oo, diba? In fairness naman. I invite everybody to follow you on your social media accounts. Okay. Guys, follow nyo pala ako sa IG tsaka sa FB page ko, it's at Mix Villasis. Tapos follow nyo na rin po ako sa Twitter, it's at Villasis Mix. DJ Jaiho, pwede na ba magpasalamat sa akin? Naman, at isegue na rin natin ang pagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood at ang mga dapat abangan sa in-between. Go, go, go! Yes. Guys, last episode na po tayo itong Sabado na yan, 8 p.m. Huwag nyo po kakalimutan ang hashtag in-between finale. Nagpapasalamat ako unang-una sa USPH TV, kay Sir Jerry, kay Miss Joyce, kay Uncle Scott, tapos sa Mix Nation, kay Kelvin, Edge, Jack, Pau, Angeli, maraming salamat. Tapos sa Templora, sa Edge Pro, Urban Smiles, Beyond Athletics, Quarantone, tapos sa aking Brilliant Stars Management Family, kay Sir Tom, Direct Brilliant, kay Bibi Chell, Emil Shilfred, kay Direk Marcy, tapos sa Kubo, tapos higit sa lahat sa Hotspot at sa ABS-CBN, lalong-lalo na kay DJ Jaiho. Maraming salamat po. Thank you so much, Migs. Kimson! Ayun, syempre, unang-una gusto ko magpasalamat sa ABS-CBN, sa Hotspot, and syempre sa iyo, DJ Jaiho, sa pag-invite sa amin, sa aming apat dito ngayong araw, syempre. And unang-una gusto ko magpasalamat sa lahat na nanood ngayon, sumama sa kulitan, sa kwentuhan natin ngayong hapon. Maraming salamat sa suporta nyo simula episode 1 up until ngayon. And ayun, gusto ko rin magpasalamat sa USPH TV, kay Sir Jerry, kay Miss Joyce, kay Uncle Scott. Thank you so much po for giving me the opportunity to be part of In-Between Family. And kila Direk Brill, kay Ate Shell, kay Kuya Shilfred, kay Direk Marcy, kay Kuya Emil, sa inyong lahat po. Maraming salamat po. And syempre gusto kong pasalamatan yung sponsors ko, yung Bench Philippines family ko, may Avenue Clinic family, my dentist family, and syempre, my management, Virtual Playground, and sa manager ko, kay Sir Charlie. Thank you guys so much. And syempre, sa Kimson Royalties, sa walang sawang pag-suporta. And guys, this upcoming Saturday po, huwag po natin kalimutan, 8 p.m. po, live po yan sa USPH TV YouTube channel. Use the hashtag in-between finale po sa Twitter party natin. So join na po kayo guys. And syempre, yun. Don't forget to follow me on all my social media accounts. Sa Instagram ko, kimson.tan. Sa Twitter ko, it's kimson_tan. On my Facebook page, it's kimson_tan. YouTube channel ko, guys, subscribe na kayo. It's kimson_tan. And sa Kimson Royalties, thank you so much. Ayun po, maraming salamat, Kimson. Genesis! So, yun. First of all, gusto po magpasalamat sa ABS-CBN Kapamilya Hotspot, Miss Jaiho, sa pag-guest sa amin dito. Sobrang saya ng experience. And of course, sa lahat po ng nanood ng Bagsak ng Stars, kay Nat Lopez, kay Melvin Joso, kay Kuya Kelvin, kay Lai, sa Genesis Official, sa Mix Nation, sa lahat po. Kimson Royal Lady! Sa Lance, yes po. Maraming salamat po sa inyo. And of course,
sa Genesis Officials, Genesis Worldwide, sa lahat ng admins and members, shoutout po sa inyo kay Kuya Melvin, kay Kuya Mel, kay sa manager ko, Ms. Jennifer Suriente, Captivate Management, thank you so much. And of course, sa likod ng magandang kwento ng Tautep ng Inbetween, Direk Brilliant, Ms. Chell, Sir Chell, Direk Marcy, Direk Emil, thank you so much po sa inyong lahat. And sa producer po natin, Uncle Scott, Ms. Joyce, Sir Jerry sa USPH TV, thank you so much po sa inyong tiwala na binigay po sa amin. Na hindi po namin ito makakalimutan na first project po namin. Of course, sa sponsor ko po, Urban Smile, Casel Mira, Premier Grip, Candy Beauty Lounge. Thank you po for taking care of me. And shout out po sa family and friends ko. And guys, don't forget to follow my social media accounts. Sa Instagram, redido.genesis, sa Facebook, Genesis Redido, and sa Twitter, genesis_redido. Yan. Thank you so much po. Thank you, Lance! Well, first of all, I want to thank everyone for watching today, today's show. And kay Ms. Jaiho po sa ABS-CBN Hotspot, thank you for inviting the four of us. And una-una, gusto kong pasalamat ulit sa Uncle Scott TV, kay Uncle Scott mismo, Sir Jerry, Miss Joyce, and the people behind it, Direk Brill, Tichelle, Kuya Shilfred, Direk Emil, Direk Marcy, and crew ko sa Davao, thank you for helping with my shoot here. And follow me on my social media accounts, guys. Instagram, Lance_Justin_Carr. Tapos Twitter, @BlueNightLance. And syempre, sa mga sumusuporta po sa amin lahat dyan, sa mga BBs namin, we love you all. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa cheaters ko, sa lovers, sa petchers, sa team punks po, sa bumharot na mga fans po. Kundi po, dahil sa inyo, hindi po kami abot dito. Thank you po talaga. Maraming salamat. Mix, Kimson, Lance, and Genesis, at sa lahat na mga tumutok sa atin. DJ Jaiho. Yes. Marunong ka ba mag... May papabilang lang ako, okay lang ba? Hmm. Papabilang ko lang siya. Ayun. Ilan siya? Iyayayo, bilangin mo. Ang bongga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ang dami! Sabo! Ayun, kasi love na love kita, DJ Jaiho, at wala na akong utang sa'yo. Thank you so much. Ayan, ikaw na lang, Lance. Kimson na lang po may utang sa'yo. Mix, thank you. Ha? Maraming salamat. At syempre, sa lahat ng mga tumutok sa atin, sana po yung nag-enjoy kayo. Supportahan po natin ang mga remaining episodes ng Inbetween. Hanapin po natin yan sa YouTube. At syempre, i-follow natin si Mix Villasi, si Kim Santan, si Genesis Redido, Lance, sa Justin Carr, sa kanilang mga social media accounts. Again, sa mga kapamilya po natin, happy Thursday po sa inyong lahat. Yes, nakasama nyo nga po ang nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jaiho dito lang sa Hotspot LIV Live the Live sa facebook.com/ABS-CBN Network. Bye! Guys, finale, Sabado na 8 p.m.